hindi pwede na gawin mong robot yung anak mo. Hindi mo pwedeng gawing retirement plan ng inyong anak, guys. Hindi nyo rin pwedeng gawing insurance ng inyong mga anak, guys. Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel! So, ayan guys, gusto ko lang i-share sa inyo ang aking reaction tungkol sa kasalang naganap ni Matthew Guarocelli at Sara Hieronimo at pati na rin sa ginawang eksena ni Mami Divine dun sa mismong event ng kasal nila. Gusto ko lang din i-share sa inyo ang aking point of view as a mother kasi sa mga hindi pa nakakaalam, I have 18 years old daughter. So, ayan na nga guys, nagpakasal si Sara at Matthew Guarocelli nung nakaraang Feb 20, 2020 sa Shangri-La. It's a civil wedding. According guys sa mga nabasa ko sa social media na yung kasal na yun guys is sinikreto ni Sara sa kanyang family, especially sa mother niya and father niya. So what happened is nung mismong day na kinasal siya is pumunta si Mother Divine doon at di umano na nagkagulo at nag-amok at may nangyaring sapakan, ganyan. So, in my opinion, hindi ko masisisi si Mother Divine na gumawa ng ganong eksena dahil anak nga niya yung kinasal na hindi niya alam, which is insulto po yun. Insulto po yun as a mother or as a parents na ikakasal yung anak mo na hindi mo alam. Ganon. Ang mali lang doon, guys, is yung gumawa siya ng action na ganon, yung gumawa siya ng eksena ng ganyan, medyo foul dahil according to sa mga nabasa ko is nagbitaw siya ng mga salita na hindi maganda pakinggan. Kumbaga, kung ako si Sara is ma-hurt ako, at the same time, mahihiya ako. Mahihiya ako sa ginawa ng mother ko, at the same time, mahihiya ako dun sa family ng aking husband. Pero hindi naman ako nakitang mali kay Sara sa ginawa niya na yun. Kasi as a daughter, kailangan mong sabihin yun sa magulang mo kahit na again sila. As a sign of respect, kailangan mong sabihin kahit ayaw nilang pumayag dahil karapatan nila yun. Karapatan nilang malaman yun as parents. Tulad na lang sa nangyaring kasal dati ni Heart Evangelista at sino ba yung asawa niya? Basta yung asawa niya yung nakalimutan ko. So, ang alam ko dun sa kasal na yun is hindi umaten yung parents. But, sinabi ni Heart dun sa parents na ikakasal nga siya. Hindi man sila dumating, at least sinabi ni Heart. Okay? Well, dito kay Sara naman is hindi talaga niya totally sinabi dahil nga baka hindi pumayag. Pero kasi guys, knowing that Sara is already 31 years old, meron ka ng karapatan na mag-decide para sa sarili mo. So, sana man lang sinabi niya yun sa parents niya na gagawin niya yun kahit na hindi pumayag as a respect. Para rin walang mangyaring ganong eksena na pumunta doon si Mami Divine tapos nagsalita ng hindi maganda, kung ano-ano, ganyan. So, parang nakakahiya yung ganon, diba guys? So, sana sinabi na lang niya kahit na hindi pumayag. Pero kasi para sa akin, kahit na hindi pumayag yung parents mo, hindi pumunta, at nasa tamang edad ka naman na is, wala naman natin sila magagawa na nun, guys. Wala natin magagawa yung parents. Hindi nila pwedeng kaladkarin yung anak nila doon mismo sa event ng kasal. As a parents guys, ang ating responsibility lang, especially pag nasa tamang edad ng ating mga anak, is to, constantly guide them. Lagi natin silang i-guide, lagi natin silang pagsabihan, pero not totally na pakialaman natin ang kanilang buhay guys. Meron silang sariling isip, meron silang sariling damdamin, meron silang sariling pananaw sa buhay. So ang rules lang natin doon sa lahat ng yun is to, guide them lang, wala pa silang pakialaman. Especially sa side ni Sara, sa party Sara, nasa tamang edad na siya, hindi na kailangan na yung parents pa niya ang pumili ng lalaking mamahalin niya, pumili ng lalaking pakasalan niya, pumili ng lalaking makasama niya for the rest of her life, which is wrong. Wrong yun, guys. Hindi natin pwedeng diktahan ang ating mga anak kung sinong gugustuhin nila dahil hindi tayo ang bibigay ng kaligayahan sa kanila. Kundi sila ang maghaharap ng sarili nilang kaligayahan. Parang ganun guys. Hindi pwede na gawin mong robot yung anak mo. Hindi mo pwedeng gawing retirement plan ng yung anak guys. Hindi nyo rin pwedeng gawing insurance ng inyong mga anak guys. Inanak natin sila dito sa mundo o iniluwal natin sila sa mundo para ma-experience sila yung happiness, yung life, hindi para parusahan natin sila. Kasi naiinis ako kayo sa mga parents na pag sinabi mong, ay alam mo palang anak, tapos sasagutin ka ng, tama lang yan, marami akong anak para marami mag-aalaga sa akin sa pagtanda ko. Tama lang yan, marami akong anak para may magpapayaman sa akin. Tama lang yan, marami akong anak para magbibigay sa akin ng pera sa pagtanda ko. Alam mo guys, pag naririnig yung mga ganyang mga katulad ng mga mamis, gumaganon yung tenga ko.
As in, gusto kong sagutin. Parang gusto kong sabihin, ay, kaya pala nag-anak ka kasi ginawa mong insurance sa pagtanda mo. Ah, kaya pala dinamihan mo yung anak mo kasi ginawa mong retirement plan, di ba? So, ayun guys, huwag natin gawin sa ating mga anak yon dahil burden, magiging burden tayo sa ating mga anak. I-guide lang natin sila, hindi sila maligaw lang landas. Lagi natin sila pagsabihan kung anong tama at kung mali. But huwag ka rin lumagpas sa level na parang yung anak mo iginawa mo ng robot. Yung anak mo ginawa mo ng dibaterya para kung anong gusto mo yun ang masusunod. Okay? Meron ba kasi mga parents na tingnan mo yung mga iba na pag tinanong mo kung anong course na kinuha, kumuha ng medicine. Pag tinignan mo iba yung trabaho na hindi related dun sa course nila, pag tanungin mo, bakit yun ang trabaho mo, graduate ka pala ng nurse. Tapos ang sagot nila, hindi ko naman talaga gusto mag-nurse eh, yung parents ko lang. O diba? Dinala mo siya dito pero yung puso niya nandito. Parang waste of time. Parang ginawa mo lang silang trophy. Sana huwag ganun. Kasi ayokong gawin yan sa anak ko guys, to be honest. Ayokong gawin sa kanya yan na parang mapilitan siya sa mga bagay na gusto ko lang para sa kanya. Which is, ang gusto niya is iba. Parang ganun. Parang ganun din yung nangyari kay Sarah. Yung mommy divine niya, yung parents niya, iba yung gusto para sa kanya. At si Sarah, iba yung gusto. So ano nangyari? Diba sinuway niya yung parents niya? Sinuway niya yung parents niya, nagpakasal siya na walang paalam sa magulang niya, and then sumama siya kay sasawa niya, hindi na siya umuwi sa kanila, which is pangit, diba? Para kasing tayo mismo ang nagturo sa mga anak natin na magsinungaling sa atin. Yung parang hindi kampante yung mga anak natin na magsabi sa atin kung anong nararamdaman nila, kung anong gusto nilang gawin. Dahil alam ng mga anak natin na magagalit ka. Alam ng anak natin na against ka. Ganon. Dapat support lang tayo. As long as hindi nakakasama, as long as hindi mapangamak yung ating anak, supportahan lang natin, guys. Sana dumating yung time na lahat ng mga gusot na away o sama ng loob nila is maghilom na lahat. At naniniwala naman ako na time can heal all the, you know, pain. So, kailangan lang ng time para maayos nila yun. Kay Matthew Duracelli naman at sa kanyang asawa na si Sarah is congratulations for both of you. Maraming masaya na nalungkot at the same time kasi masaya dahil sa wakas nagawa na ni Sarah yung gusto niya, natupad ni Sarah kung ano yung nasa puso niya. At malungkot dahil instead na nagsiselebrate siya kami yung family niya sa, you know, sa happiness na meron siya ngayon. Kasi, you know, kasal is big day yan, guys. Diba? Minsan lang mangyari sa buhay ng tao yan. So, dapat masaya ka kasama yung family mo. So, sad dahil nagkaroon pa nga ng away, nagkaroon ng alita, nagkaroon ng sigawan, kung ano-ano pa. So, but still, masaya tayo sa kanila dahil nagmamahala naman sila. Which is, sana lang si Mateo is ma-hold niya yung promise niya kay Sarah na hindi siya sasaktan at mamahalin niya for the rest of his life. So, yun lang guys ang aking reaction at point of view sa nangyaring Matthew Gruccelli at Sarah Geronimo at ang aking point of view din as a mother. So, ayun lang guys. Sana na-enjoy kayo sa pagkikinig sa akin at sana meron kayong konting natutunan sa akin. Alam ko naman na iba-iba ang pananaw ng tao at iba-iba ang katwiran ng mga magulang. Iba-iba tayo guys. But my point of view is yun. Yun lang guys na huwag natin gawing robot ang ating mga anak. Turuan natin sila na maging may tiwala sa sarili. Kasi pag wala tayong tiwala sa kanila, guys, mawawalan sila ng tiwala sa sarili nila. Dahil, syempre, magulang ka, malaki ang influence mo sa anak mo. So, kung wala kang tiwala na ibinibigay sa anak mo, mawawalan sila ng tiwala sa sarili nila at mawawalan sila ng confidence. So, sana nag-enjoy kayo sa panood sa akin. Kahit na chismosa ako ngayon. Charot. Well, it's my job na masatid ng mga reaction sa inyo, ang aking mga viewers. So, sana nag-enjoy kayo. At least, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you are new. I'll see you in my next one. Bye! Every single day, I'm gonna